Good day and good health sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang pagpapatuloy ng mga uri ng mga viruses. Ang family ortho Myxoviridae. Ang Myxo ay isang Griegong salita na ibig sabihin ay mucus. Ang mga miyembro ng pamilya ng virus na ito ang sanhi ng halos lahat ng influenza na nagre-reproduce or nagmumultiply sa mga mucous membranes. Ang mga halimbawa ng mucous membranes ay ang mga labi, bibig, nasal passages, middle ear, at eustachian tube. Pwede rin ang lining ng mga digestive tract, urogenital tract, respiratory tract, at maging ang ating mata, ang conjunctival membranes. Ang mga ito ay nagpo-produce ng uhog or laway or secretions para mapanatiling moist ang mga membranes na ito. Sila ay may segmented na single-stranded RNA at helical na shape, mukhang corkscrew or spiral in shape. Sila ay may layery projection sa kanilang panlabas na surface at dingding na tinatawag na spikes. Ang mga virus na ito ay mga antigenic determinants. Ibig sabihin, sila ay may kakayahang i-stimulate ang immune response ng kanilang host na mula sa antigens na dala ng particular na virus. Ang kanilang genome ay may 8 pieces na RNA. Ang mga virus na ito ay nagmumultiply o nagre-reproduce sa loob ng nucleus ng selula. At itinatarget ng mga viruses na ito ang mga tissue or himaymay ng upper at lower respiratory tract. Ang mga miyembro na kabilang sa family ortho Myxoviridae ay ang influenza viruses type A, B, and C, ang sanhi ng influenza o mga trangkaso, ang tagotoviruses na sanhi ng encephalitis, influenza A virus subtype H1N1 ang sanhi ng infeksyon sa respiratory tract sa tao at kilala din sa tawag na swine flu. Nadiskubre ng mga siyentipiko noong spring ng 2009 at ang virus na ito ay kombinasyon ng viruses mula sa mga baboy, ibon at tao. Naging global pandemic noong 2009 at natapos noong August 2010. Ang H2N1 naman ay unang na-isolate noong 1984 sa Missouri. Ang family para Myxoviridae, ang katangian ng mga viruses na ito ay kahawig ng ortho Myxoviridae, pero mas malaki lang sa ortho Myxovirus. Sila ay may helical symmetry at may envelope, segmented at may isang hiblang RNA at kaya mag-produce at mag-program ng 15 to 25 genes. Ang mga miyembro ng paramyxoviruses ay ang parainfluenza virus, ang sanhi ng parainfluenza, sang-uri ng infection sa upper and lower respiratory tract, mumps virus, ang sanhi ng beke, isang infeksyon sa parotid glands, measles virus or rubella virus, na sanhi ng measles or tigdas, infeksyon sa mucosa at epidermal cells ng balat, subacute sclerosing panencephalitis, respiratory syncytial virus or RSV, ang sanhi ng respiratory syncytial disease or CRU, at kilala din sa tawag na laryngotracheobronchitis. Ang family Rhabdoviridae or Rhabdoviruses. Ang pangalan ay hango sa salitang Griego na rhabdos na ang ibig sabihin ay mad, ulol, or galit na siyang katangian ng mga hayop na infected ng virus na ito na tinatawag na rabies virus. Ang mga viruses na ito ay parang bullet or bala ng baril, may envelope at may isang hiblang RNA. Ang mga miyembro ng family Rhabdoviridae ay ang vesicular stomatitis virus, ang sanhi ng vesicular stomatitis or singaw sa mga mucosa ng bibig, at ang rabies virus na sanhi ng rabies, isa ding uri ng encephalitis or pamamaga ng utak. Ang family Filoviridae, ang pangalan ay hango sa itsura ng virus na ito na isang filamentous. Sila ay humahaba pero hindi nagdi-divide. Sila ay malasinulid at cylindrical in shape. May envelope at may helical nucleocapsids na may diameter na 80 nanometer pero ang kanilang haba ay umaabot sa hanggang 14,000 nanometer. Sila ay pleomorphic o maraming anyo. Mayroong may sanga, may pabilog at mayroong U-shape. Sila ay may unat at isang hibla na RNA. Ito ang pinakamapanganib at nakakamatay na viruses sa mga tao. Tinatarget nito ang vascular endothelium. Ito ang panloob na layer ng selula na bumubuo ng linings ng mga arteries at veins o mga ugat. Sinisira nito ang mga blood vessels at mga lymphatic vessels.
Ang mga miyembro ng Filoviridae ay ang Marburg virus, ang sanhinang hemorrhagic fever, ganun din ang Ebola virus, na unang nadiskubre sa West Africa sa may Ebola River noong 2013 hanggang 2015 na naging isang epidemya. Paniki din ang sinasabing pinanggalingan ng virus na ito. Kailangan din nating maging familiar sa iba pang dalawang grupo ng mga viruses na hindi na ibilang sa taxonomic groups pero nakabilang sa ecologic groups. Ang mga ito ay ang arboviruses at oncoviruses. Ang arboviruses, ang mga grupo ng viruses na ito ay naitatransmit o naipapasa ng mga lamok, kuto at iba pang arthropods. Kabilang din dito ang Tagalog maliban sa mga rubeloviruses, ang bunyaviridae, ibang rhabdoviridae, ibang miyembro ng arenaviridae at reyoviridae. Ang pangalang arbovirus ay galing sa English word na arthropod-borne. Ang mga virus na ito ang hi ng encephalitis, dengue at yellow fever. Ang oncoviruses naman ay hango sa salitang Griego na onkos na ang ibig sabihin ay mass or tumor. Ito ay mga viruses na sanhi ng cancer. Mayroong parehas na DNA at RNA genomes na pwedeng makapagdulot ng cancer. Kabilang dito ang retroviridae, papobaviridae, adenoviridae, parvoviridae at herpesviridae. Mga hindi pa nauuring mga viruses. Hepatitis C viruses ay grupo ng mga viruses na parang picorna viruses nang dahil sa kanilang katangian at isang antigenic na kakaiba sa mga hepatitis A at B virus. May isang hiblang unat na RNA at may envelope at sanhi ng acute hepatitis. Hepatitis B virus or Delta agent, isang depektibong virus na nangangailangan ng tulong ng ibang virus para makapagdulot ng infeksyon sa kanilang host, tulad ng hepatitis B virus para makapag-replicate o makapag-multiply. Ito ay may pabilog at isang hiblang RNA at may envelope. Isang viroid pero tinuturing na isang virus. Astrovirus, isang malinaw or plain at simple na virus na parang bituin na may anim na tulis at may isang hibla na RNA. Ito ay pwedeng maging sanhi ng acute gastroenteritis at may limang serotypes. Torovirus ay galing sa termino na Latin na torus, ang ibig sabihin ay semicircular na maihahalin tulad sa isang donut. Dahil ganito ang hugis ng virus na ito. Ang nucleocapsid ay parang tubo ang hugis na may nakaumbok na projection. May isang hiblang RNA at pwedeng maging sanhi ng enteric infection or enteritis or pamamaga ng maliit na bituka. Marami pa ang mga viruses na hindi pa nauuri o naka-classify. Sinasabing ang mga viruses ay napakarami at mas marami pa sa mga populasyon ng mga tao at hayop. Ang ibang viruses ay hindi naman nagdudulot ng sakit at nakakatulong pa nga sa ating mga natural resources. Ang pag-uuri ng mga viruses na nakakapagdulot ng mga sakit ay napaka-importante upang malaman ang mga kemikal na bumubuo sa mga ito, ang katangian nila at para malaman din kung anong gamot or bakuna para sila ay mapusa at malabanan. So hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po ay may naibigay ako halagang informasyon tungkol sa mga uri ng viruses. Stay at home. Thank you and God bless, and always remember that health is wealth.